Ayan, naku po, napakainit na naman ng comment section. Mga best, di ba, hindi po porki natalo yung idol natin, ay bias na kami, syempre, di ba? Ayan lang, sabihin ko lang, yung mga nanonood dyan eh, alam ko na mga iniisip nyo. Ayan. Shoutout, eto na tayo sa ating game number 2, mga kaibigan, Archangel with the 1-0 lead na tayo dito. Pakilala lang natin to, Archangel Ninja Killa for this Kaja Escalera naman dito, ang gagamit ng Esmeralda Saksa for Claude, Iso naman for Hylos, at Kiki for this Valir. Eto naman sa ating red side, yun na NXV Perter Solid, Chester, gagamit na Natalia, H2 naman for this Linga, Sumpak Wangdu, para sa Thumbs, Yowie with the Jawhead, and Rene J sa kanyang signature Chu. Yun, nako po. Uy, sa top lane, si Rene J dito, nakikipagbakbakan ka agad, pero hati agad ng buhay. Okay lang. Excavation notified me. Oh. Ano nangyari sa top lane natin? Chillax lang mga kaibigan. Pero kita natin ha. Possible gank to ginagawa ng NXP Perter Solid. Pero si Eason naramdaman. Ready for the backup. Yun din pala yung kinagandahan guys. Nang Hylos dito against sa Natalia. May kita if ever tumama ang kanyang second skill dito sa range ng isang Natalia. So kailangan maging maingat din dito si Chester. Pero isa sa mga Natalia kasi ang nagpakilala kay Chester talaga sa ating mga liga. Pero speaking of Natalia, yeah. Halos mamatay na, pero maingat din ang ating mga tropa both for both teams. Yun, kaya nga mga ibigan. Pero oh, si Chester dito, wala na rin buhay. Pilit hinahabol ni Eason, but there's some Pak Wang do to stop that one out. Tatlo, 3-on-3 kung sakasakali man dito. So disengage na lang, alam nila na parehas may backup ang isa't isa. Huwag na silang masyado mag-overextend or mag-commit masyado against each other. So pa-level 4 lang muna ang pinaka-main objective dito for both sides. And dun tayo makakita for sure ng mga first bloods and kills. Oo, ano pati, kumapansin natin for H2 iba yung rotation nila kasi meron talaga man nagsistay lane. But anyways, baka migin bottom lane natin, it's going to be a first blood. Naku, sakto pa sa club dito ng Archangel plus the first blood plus bounty hunter. Gold lead is on the side of Archangel, although nakaready lang din naman ang NXP Perter Solid at napakabilis lang nilang dumating pagdating sa team fight. And speaking of mabilis dumating, ito na ang ejector ni parang Yowie dito. Kahit wala na buhay, pero ito na. Naku po, mukhang turnaround kill pa for the side of Archangel. Si H2 ang naiwang buhay. Nakatago si Rene J dito sa may bush side and disengage for the players. Oh, grabe mga kaibigan. For that one out, Archangel naman na nagpe-predict for the early stage ng game. If you're going to take a look, halos lamang na rin naman sila dito kagad pagdating sa gold and sa kills as well. Mukhang kukuha pa ng objectives against Rene J dito sa bottom lane, but it's a no. Good minion wave clear naman para sa Cho. So, okay lang din. That's the problem feeling ko for the, for the NXP Predators. Wala silang hard tank. So, medyo mahirap nga dito pagdating sa initiation ng team fights. Kasi ang kailangan ditong pumasok, if ever, si Cho pa o di kaya si Jawhead na medyo malalambot or hindi ganun kakunat na napakadaling i-burst. If ever man, si Cho pumasok mauna or si Jawhead ang mauna, baka mastan lang to ni Jawhead, I mean ni Hylos, tapos papalagan mahirap na sila. Papatayin na sila. Yung problema, tama-tama. Tsaka for NXP Perter Solid, para ma-pull off talaga yung single targeting initiation nila, kailangan mabigay agad. Pero anyways, nako po, eto, nakita na naman na ejector has been fought, pero napakasakit ang damage dito ng Archangel H2O with the Tempest of Blades, napilitan at na-force. Napakasakto ng Divine Judgment, mga kaibigan. Kita natin, nandito na double kill for the Claude, pero si Rene J sa may bandang likod, mga kapatay lang din naman ng isa. Bobby. Triple kill, early triple kill for Saksa on to game, napakataas, 5-0-2 KDA for this 3-minute game. Kaya nga, kung kanina, napakaganda ng ginawa dito ng Ling, ngayon naman, this time si Saksa naman with this marksman, Claude naman ang nagpapakitang gilas. And feeling ko, tuwan-tuwa ang marksman dito kasi ang lambot din ng heroes of most likely ng NXP Predator Solid. Wala silang tagasalo ng gigil against from Archangel. So most likely manlalambot nga naman, natuwang-tuwa ang Claude. Even Blazing Duet, feeling ko mangangate ang NXP Predator Solid dito. Ay, magandang tactic to, nangaagaw ng buff. Masakit na kasi, pero ito, tama, maganda yung ginagawa nila dito na nakasecure, nakakuha ng ibang buff. So at least na ano nila, na-maximize din nila dito yung ibang rotation na ginagawa ng Archangel. Pero kanina, napakaganda nung ginawa pala ng Archangel kasi sakto na yung Divine Judge pagkalapag nung ano no nung Link, kaya na ilayo din yung Link. Pero anyways mga kaibigan, with the internet dito masisira na rin ng Archangel. So ganun nga sinasabi natin for Archangel, talaga pinaforce nila na magkaroon agad ng team fight kasi pang ano sila eh, yung
team fight composition talaga yung pinakaano ng kanilang team. But anyway, the Blazing Dude naman dito for this Claude. Medyo kulang lang din naman sa damage. Pinasok ko ni H2 dito pero walang buff yan. May hirapan siya if ever. Tempest of Blades para sa kanya. And damage is real for Archangel onto this game. Grabe mga kaibigan. Napaka-dominante ng Archangel this time around. Naku po, by feeling ko, nangangamoy 2-0. Pero dapat dadepensahan ng NXP Predator Solid ang kanilang base dito as early as possible bago pa man lang lumaki o tumaba dito ng totally si Saksa. Napakasakit niyan. And for H2O, kailangan yung lingdom naman niya dito makakuha man lang din ng ever kills or additional towers or objectives para sa sakali sumakit sila. Pakita natin ang item sa inyo para makita nyo rin ng progress ng kanilang itemizations. So, farmer guys, that is 5k dito for the clone. Pala laki. Grabe, di mo na-understand. Mapansin natin for this clutch, sila talaga may silang dalawa nung ano dito, nung Kaja may early item. Although fleeting time, mura lang kasi siya para mabuild dito na isang Kaja. Pero kita natin yung difference guys with the gold. So kaya nahihirapan din dito yung NXP Predator Solid. So ang ginagawa nila, pinipilit nila dito na ma-advance yung mga minion wave nila at sumira ng Tore against Archangel. Pero speaking of, pinipilit lang din naman, this is 3 na players coming from NXP Predator Solid and a kill for Archangel, mga best-swap ngayon sa ating laban. For Sumpak, Wangdu, I guess, kailangan mag-change lane muna siya or as much as possible, humabol muna siya in terms of gold dito para sa ating laro. Kaya nga, naku po, eto na, naipinasok na din isa si Chester dito, pero yun nga lang, ang sakit. Naku po, ayun, monster kill for that one out. 6-0-2, standing ang KDA score dito for Saksa. Hindi na biro to. 6-minute game time pa lang tayo. Feeling ko, 7k na yata yung farm niyan. 1 minute, more than 1 minute. Gold per minute ang nakukuha dito ni Saksa. And to si H2O. Ito magandang gawin naman nila so far. Sumegoy, segoy muna siya. Kasi hindi nila kaya sa teamfights ang Archangel. Meron kasing Kaja dito and also a Hylos na nagpo-provide sa kanila ng instant lockdown para hindi sila makagalaw if ever nagkakaroon ng teamfights. Nakaka-free hit mas lalo dito si Claude. So, segoy na lang muna. Segway na lang muna para lumit din yung mapa ng Archangel kasi ngayon so ngayon hindi sila makakuha ng pagpa-farman kasi nako po Blazing Duet mga kaibigan pero naka-ready eto na nahuli nice play there come from NXT Predator Solid alam nila na yung Claude yung kailangan patayin hinanap na si Claude at pinatay nila dito pinipilit ng Archangel na pumatay or bumawi for the team kasi nga lang H2O ang nakita nila dito Tempest. Wow! Patakas, nice. Napaka-kipot. Lalaking na. Marikit. Oh, lalaking marikit. Naku po, kasyang-kasya kahit saan. Pero yun nga lang, dito si Chester na iwan, mga kaibigan. And there you go, beautiful kill for Archangel. Mukhang nahirapan ang NXP Predator Solid dito as we see on the score as well. 10-3 kan ang score natin. Lamang ang Archangel. 7-minute or 8-minute game time pa lang tayo. Si Chester nandito na sa top lane. Mula sa bottom lane to kanina na tumakas. Halos talagang gala-gala lang. Itong maganda naman dito for NXP. They have Cho din. Hindi lang pala siling din ang pwede sumegway dito. Meron din silang Cho. So sa sakali man na magkabisihan, pwedeng sumegway push dito si Rene J if ever. Na maraming beses na tayo nakakita ng mga segway lords gamit ang Cho. So isa din yun sa factor na pwede nating abangan on to the side of NXP Predator Solid. More on a split push talaga dito yung magpapaiba ng sitwasyon for NXP Predator Solid. For Archangel naman as early as now, kung gusto talaga din na hindi mahirapan pagdating sa late game, kailangan na makasecure sila dito ng inhibitor turret against NXP Predator Solid or mahihirapan sila. Kasi nakikita natin kanina talagang hinahanap din ng NXP Predator Solid yung isang Claude. But anyways, that is going to be the second tier turret sa ating top lane. For Team Archangel, we have Holy Crystal for Escalera. And for NXP Predator Solid, kailangan mahuli nila si Claude. Kaya nga, no? Yun ang pinaka-factor dito, mahuli si Claude. At ang makakagawa lang na makahuli kay Claude dito, walang iba kundi si Cho lang din. Sasa kanya lang din ang pang-instant lockdown. Kung si Yawi man ang, ayun lang, speaking of Yawi, patay, mga kaibigan, at mukhang kukuha pa ng third tower sa top lane. Ladies and gents, look at this sa middle lane, ganun din. Pressure is real. At mukhang dire-diretso nang babasagin ng Archangel. At paliliitin ang base ng NXP Predator Solid. No. Dalawang inhibitor turret na nakuha dito ng Archangel for this game. 11-3, almost 10 minutes into our game. Napakasakit nung Claude, 7-1-2 mga kaibigan. Pero si H2 with this Tempest of Blades, para lang hindi mahuli dito ng Kaja mga kaibigan. Pero kita natin, napakasakit nung Claude with that free hit lang. And mukhang ano naman to, Blazing Duet mga kaibigan. Napakasakit ng Team Archangel ngayon against NXP. We have 19 seconds bago mabuhay si Yawi. At ito na yung sinasabi natin,
kulang sa initiator dito ang lineup ng NXP. Oo. Nako, maano nga to, ang hirap so far. And for Rene J, item check nga tayo dito, pakita, tingnan lang din natin. So far, malambot din ng kanyang itemization dito. So, mahirap nga naman. Ang question dito, paano nila papasukin o pipitasin si Saksa dito? If ever, kung sakaling ganito ang item nila, malambot masyado, ang hirap niyan pasukin. Tumatower lock! Naku po! Ayun lang! Di kola ko naman din! Uy, grabe! Diyos ko minyo, ginuos, lusumpang kwando, trying to defend their base, but it is 2-0 kagad tayo dito. Congratulations to Archangel.